What's up mga kapakno? Ngayong umaga, mag-iiba tayo ng landas. Maging seryoso muna tayo ngayong mga kapakno, no? So sa hindi nyo po tinatanong, ang iyong lingkod na kapakno po ay may maliit na tahian po. May maliit po kayong tahian ako. Ayan si Bonso ko, ayan. Mamaya, mamaya. So mga kapakno, ayan. Nananahi po kami ng kot, best, tsaka pantalon po. Yan po yung hanap buhay namin kapakno. Ganoon akong mga iilan dito na mga makina mga kapakno. So hindi nyo tinatanong. So, ikwento ko lang sa iyo kung ano yung buhay ko mga kapakno. No? So ito yung aging. So ito yung mga order mga kapakno. So, mga order ng aking mga bubutihing mga customer. Salamat sa inyong lahat. So ito mga kapakno, gagawin pa po natin itong Americana or coat. So ngayong araw na to, ayan mga kapakno, ayong araw na to kapakno, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng best pattern making po tayo ngayong mga kapakno. So ito mga kapakno, itong suot ko ngayon, ito yung tinatawag na vest. Ayan, maliit siya sa akin pero hindi to sukat sa akin. Ipinapakita ko lang kung ano ang gagawin natin ngayong araw po mga kapakno. So what's up mga kapakno? Umpisa natin ang best pattern making mga kapakno. So yung mga kapakno, no? Ang gagawin nating best ngayon, size sis muna. Large size muna tayo mga kapakno. So kadalasan kapakno, ang large size is 40. Ang chest niya 40. Ganito po kayo magsukat mga kapakno, 40. Yan, chest, tapos sa tiyan. Ito, sa tiyan, mga 39. So, ang gawin natin, large size. So, large size mga kapakno is, ang chest niya is 40. And then, ang body niya is 38 to 36. So, ngayon, i-dwi mo ko sa inyo mga kapakno kung paano mag pattern ng vest. So, ayan mga kapakno, no? So, ayan mga kapakno. Ang gamit natin, tape measure, gunting, lapis, itong ano niya, curve, tapos itong curve number 2, and then yung tinatawag naming eskwala, and then roller. Ayan. So, mga kapakno, first tip natin mga kapakno, gagawa tayo ng large size na vest. So gagawa muna tayo ng pondasyon mga kapakno. Baliktad din natin yung ano mga kapakno, no? Yan. Ito pala yung mga MTO namin, mga bigay ng mga customer, gagawin pa po mga kapakno, no? So mamaya. Gagawa tayo dito kapakno ng pondasyon, no? Yan. Yan, gagawa kang pundasyon, then susukan mo yung shoulder. Ito shoulder mga kapakno, kung 18, 16, to 20. And then gagawa ka dito ng divide mo sa 2 yung shoulder. Then mag add ka ng 1 and 1 part mga kapakno. Ito yung sa neck. So ito yung sa neck mga kapakno, ito. Yan. Ito yung sa neck mga kapakno, no? Ito. Ito yung sa neck. Ayan na. So, ang kalabasan nito mga kapakno, ito, no? Ito yung best. Ipa-pattern natin. Ito yung gagawin natin mga kapakno, ito. So, pattern pa siya. Pagkatapos ng pattern, tatabasin natin doon sa tela and then tatahiin na po natin, no? So, pattern making muna tayo mga kapakno, no? Ayan. So, kung ang length, ang length ng ano ng vest, yung mga kapakno pala, kung ano yung length ng vest, kung length ng coat, halimbawa ang length ng coat ay 20 sa large, mga 28. So ang vest niyan, pag minus ka lang ng 5 inches doon sa length ng coat, so magiging length ng vest ay 23 or so 22 23, ganun po mga kapakno, no? So ang gagawin natin is 23. Ayan. Back. Yan po yung back length po ng vest, 23. Ayan.
So mga kapakno, gawa tayo ng armhole. So mga armhole nito nasa 22. Yan, pag best. Yan. And then yung figure ng body. Yan. Gawa tayo ng back. Yung back na yung mga kapakno, no? Klaro nyo ba? Yan. Mas maganda pa yan. Ito yung back mga kapakno, no? So, yun. Ang body natin, ang chest natin ng best large is 42 or 40. So, ang 40, kuha ka tayo ng 40, mag-additional ka lang ng 2 inches, gawin natin 42. Allowance natin mga kapakno, 2 inches or 1.5 or 1. Depende na lang po sa fit ng tao. So, ito ay sizes, so gagawin natin 2 inches. Mas mainam po mga kapakno yung medyo maluwag para ma-adjust po natin mabilis. Kasi ito naman ay sizes large. So, ang body niya is 36 yung body plus to nagiging 38 natin gagawin mga kapakno. So, ayan. Kukunin natin yung tiyan. Ayan. Naalala mo, napansin yung mga kapakno ito. Itong tulis. Ayan. Ang kinuha ko kanina kapakno, itong tulis na to. Itong tulis na to sa best. Ito. Itong tulis na to, ito, ito. Kung ang back length ng best is 23, ito medyo sa harap nito mga kapakno. Kung malaki ang tiyan, gagawin mag ano kayo ng ano, mas mahaba to kaysa back length. Ang front, ito yung front length, mas mahaba to ng gawin mong 3 inches pag malaki ang tiyan katulad ko. Pero pag okay lang yan tiyan, mga ang ano mo, ang length mo sa harap is gawin mo mas mahaba ng 1.5 or 2 doon sa back. Pag walang tiyan po, tandaan nyo po yan mga kapakno, no? So ang gagawin natin is plus 2 muna lang tayo mga kapakno sa front, sa front length. So plus 2 tayo. Yan ang tandaan nyo mga kapakno. Pag malaki yung tiyan, malaki din yung allowance nyo sa harap. Kasi hahatakin yan mga kapakno. Gaganon yan siya, oh, pag malaki ang tiyan. Pero pag ganyan lang ang tiyan, so okay lang siya, bagsak siya ganyan. Pero pag malaki yung tiyan, katulad niya, no, pag kukunin pa niyan, aangat yan mga kapakno, aangat, gaganan yan. Ayan. So, 2. Ayan. So, yung mga kapakno, no, kuha tayo dito ng forma ng kanyang katawan. No, no. So ayan, large, lalagyan natin ng large. So yan na, tapos na mga kapakno, gugupitin natin siya, no? Gugupitin natin. Kakat na natin 'to para magiging ibigay na natin 'to sa mananahi, no? Thank you.
So ayan mga kapakno, no. Ayan. So ito na yung pattern natin. Ayan. Eh mga kapakno, ito na yung pattern natin, no, lards. Ayan, pakita ko sa yun yung lards. Ayan. Biniliktad ko sulat para makita sa ano. So ito pala kapakno, ayan na. Ipaliwanag ko sa inyo kapakno, no. So ito. Ayan. Ito siya mga kapakno, ito yung armhole niya. Ito yun, no, ito yun. Ito yung mga kapakno. Napansin niyo mga kapakno yun, no. Ayan. Diba parehas yung mga kapakno, ganyan, no. Ayan. So maiksi lang to ng konti. Maiksi lang to ng bahagya, pero isa lang yung ano niya, no, kapakno, yung body. Ayan. So ito yung pinaka armhole niya, ito. Gaganyan yan siya mga kapakno. Ayan. So yan yung armhole mga kapakno, no. So itong nakita nyong facing na to, ito yung ginawa, ito mga kapakno, ito itong maliit na to, itong guhit na to, tsaka yung guhit na ito, yan, ganyan yung maliit na, itong maliit na to, yun yan, paano ba to, itong maliit na to mga kapakno, ito, itong maliit na yan, 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 ganyan, yan, itong maliit na yan, ayun, tinatawag na pichira. Pichira, or may mga term sila nito, fishing, pichira, ganyan. So ang likod niyan mga kapakno, no, ang back, ito. Ito yung leeg. Ito yung pinakalikod natin, ito. Ito yung likod, yan. Yan, yan, likod. So hanggang dito yung back length, 23, hanggang dito yung 23. So ito yung back length. Ito naman siya ang front length. So ito makikita nyo, mas mahaba siya dito sa back length. Ito yung front length, ito yung pinatulis, yung sinabi ko, ito. Ito po, ayan. Ito po yung siya. So ito yun ng mga kapakno, no. So ayan. Ito yung pinaka back length niya hanggang dito. Dito yan. Ito yung sa likod mga kapakno, ito. So ito yung bolsa. Ito yung trousal, ito sa gitna, ito, tapos dito ka magbubulsa, ito. Ito mga kapakno, ito yung pinaka packet niya, ito. Gagawa ka ng bulsa niya. Ito yung trousal, ito yung ito. Ito yung siya mga kapakno. Ito yun, ito yung bulsa niya. Makikita mong ito, ito yung bulsa, siya yung trousal, yan. Ito yan. So ito yan, oh. Ito yung bulsa, yan. Ito, tapos ito, yan. Yan. Ito naman, ito yung buttons natin, 1, 2, 3, 4. So ito yon mga kapakno. Yan, 1, 2, 3, 4. So kung mahaba yung vest, pwede natin i-5 buttons or ano. Pag maiksi, adjust na lang tayo mga kapakno kung yung buttons, no. So ito yung large size natin mga kapakno. So ang harap niya, ito. Ito yung shoulder. Ito yung neck. Liig dito. So ito yung shoulder natin. Ito yung armhole dito, yan, oh. Ganyan, ito yung shoulder. So ito yung armhole. Yan, ganyan niya siya mga kapakno, no. Yan, oh. Makikita mo siya mga kapakno, may button niya siya. Yan. So ayan. Okay, hanggang dito na mga kapakno. Sana maintindihan niyo, mahirap matingnan yung pag-pattern ko kasi wala akong cameraman, ano. Dapat yun nakatutok dyan mga kapakno habang ginaguit kasi. So ayun mga kapakno, no, abang-abang nyo lang mga kapakno sa sunod nating tutorial kung paano mag-pattern, kung ano yung hanap buhay namin mga kapakno. Ito, may munti akong tahian, so medyo kiring-kiri naman mga kapakno. Iba talaga yung wala pang pandemic. Malakas kami dati mga kapakno, pero sa awa ng Diyos, kahit may pandemic ngayon, nakakain lang, tama na. I-importante natin mga kapakno ang kalusugan. Ang importante ngayon makakakain. I-set aside muna natin yung mga pangarap natin ngayon. Ang importante tayo mag-iingat na hindi tayo magkakasakit, makakain. At salamat na lahat, shout out sa lahat ng mga customer ko kahit papaano, meron kayong naibigay sa amin at itulong sa amin kasi sa kapwa namin mananahi ang number one kami natamaan ngayon sa pandemic, no. Kasi wala talaga, eh. Walang mass gathering ngayon. So, walang natahi, walang mga kasal. So, hanggang dito naman kapakno. Shout out na lang mga kapakno. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sunod na vlog ko mga kapakno, no. So, hanggang dito na lang. Sa sunod,
ko tayo mga kapakno mag-quote patterns at saka pants patterns. So goodbye mga kapakno, love you all.